Hindi naging maganda ang birthday ni LeBron versus Minnesota matapos maka-escape ang Timberwolves dahil hindi tinawagan ng 3-point shot yung tira ni LeBron. Pinakita niya sa mga referee yung replay at kita naman doon na nasa labas talaga siya ng linya ng 3-point area kaso hindi naman tinignan ng mga referee. 33 points, 17 rebounds, 8 assists, 4 steals, 2 blocks si Anthony Davis sa game. Si LeBron naman 26 points at 6 assists. May kasama pa ang 1 3-point shot. So sabi nga nila kapag talo, talo, wala nang dahilan at nagiging kapatid nga ni Martez, si Mary, may reklamo. So pagbigyan na natin si LeBron kasi may sense naman talaga yung sinabi niya doon. 50% ang Minnesota mula sa field kontra sa 42% ang Lakers. 12 out of 34 pa ang Minnesota kontra sa LA na merong 7 out of 24 mula sa 3-point area. Sa technicality ng stats, dapat yung Minnesota malaki yung lamang at hindi naaabot sa ganong senaryo, naiintindihin pa yung last shot ni LeBron. 19 to 10 turnovers kasi ang Minnesota kontra LA. Yun din ang sinabi ni Coach Chris Finch na yung turnovers talaga ang muntik makayari sa Minnesota katulad ng mga games nila dati. Hindi yung 3-point shot ni LeBron na mag-o-overtime sana kung kinounted yun. Mama na rin kasi si Anthony Edwards na 11 points at 2 3-point shot ang ginawa ng fourth. Kada lalapit yung Lakers na may total siyang 31 points sa game. Pass break, 3-point shot play ang ginawa ni LeBron na ipasok niya yon pero 2 points nga lang ang tinawag ng referee. Bago pa lang yung tira ni LeBron, dapat yung referee kasi magsasign na ng 3-point shot. Pero ang ginawa ng referee, itinuro na tumapak si LeBron sa may linya. Kaya nga sabi nila kapag malaki yung paa, ay malaki din ang sapatos. Nung ni-review kasi, kita naman na nakadampi yung dulo ng sapatos ni LeBron sa may 3-point area. Ganyan din yung nangyari dati kay Kevin Durant sa Game 7 versus Bucks na sinisi na nga lang niya yung paa niya kasi malaki. Kaya malaki din yung sapatos. Mapapansin nyo naman to sa mga sapatos nyo na parang may argo sa dulo. Dahil nung sinum ng iba mga fans, yung paa ni LeBron dun sa may linya, malayo talaga ang agwat. Saka yung dulo ng sapatos niya, nakaangat pa ng konti. Hindi naman talaga flat yung nasa dulo ng sapatos na yon. Naka-arko yun na parang pataas, na kahit iangat mo pa yung may bandang sakong mo, hindi basta-basta dadampi ang pinakadulo nun sa sahig. Kaya makikita nyo dito sa screenshot, nakaangat pa ng konti yon at malayo din ang agwat ng paa ni LeBron dun sa may 3-point area. Para dumikit yung pinakadulo ng sapatos ni LeBron, kailangan niya itaas ng todo yung pinakasakong na parte ng paa niya. Pero dito sa screen kasi, hindi mo makikita yon at meron talagang pugwang yung sapatos ni LeBron at dun sa linya ng 3-point area. Kaya tinuro agad at pinakita ni LeBron sa referee na hindi naman talaga siya nakatapak doon. Sinabi na lang niya sa interview na kumakain ata ng ham sandwich ang referee na tumawag ng call na yon. Sinabi rin niya na bakit pa i-replay yung mga call kung mali rin naman ang itatawag. Berding-berde ni LeBron, pinasama ng mga referee ang loob nito. Last year yung foul kay Tatum, ngayon naman 3-point shot kay Anthony Edwards. Na sinabi din naman sa interview ni Edwards kung na-counted naman yung 3-point shot, ready naman siyang gumawa ng game winner. Yan ang gusto kay Edwards, buo ang loob. I-review pa rin naman niya sa replay center tapos maglalabas ng statement at wala na rin, hindi na mababawi yun. Pa-birthday na lang ni LeBron sa mga referee at dun sa game. Kung maalala nyo din, ang Lakers nag-file ng reklamo sa NBA regarding sa mga missed call nung November. After nun, sinabing in-adjust yung mga naging call sa kanila nung sumunod na games. Kahit nung last season na obvious yung foul ni Tatum at tumatak talaga sa media, in-adjust din nila yon. So kahit mag-overtime pa rin naman yon, hindi rin sigurado ang result. Or may game winner pa mangyayari kung sakali, sabi nga ni Edwards. Ang LA din, back-to-back games, ang sunod nila mga kalaban, New Orleans. Kung saan naman, road games din yon para sa kanila.